Hello guys, welcome to my channel. Ang ibabahagi ko naman sa inyo ngayon ay ito'y tungkol sa kung paano tayo maglagay ng timer sa ating aircon. Kunyari, papaandarin natin ang aircon ng 6 hours, pagkatapos ng 6 hours mamamatay. Tapos 6 hours naman, bago naman aandar ulit. Yun ang gusto kong ibahagi sa inyo guys kung paano natin yun ikabit. So ang kakailanganin natin guys, kailangan natin ng on delay timer. Bali dalawang on delay timer natin ang kakailanganin natin. Kung bibili tayo ng timer, dapat yung timer na on delay timer mayroong seconds, minutes at saka hours. Ito kasi yung kung saan natin i-reset yung on delay timer natin. Ito guys ay on delay timer. Kailangan natin ng dalawang on delay timer na ating gagamitin para magawa natin yung automatic timer sa ating aircon. Yun ang gagamitin natin, no? Dalawang on delay timer nito. At saka isang contactor na ating gagamitin, no? Kasi ang contactor, kailangan natin to para ikabit natin yung sa power supply papunta ngayon sa aircon. Tapos ngayon guys, ginamitan din natin ng overload. Kasi yung overload kasi, kung sakali tataas ang amperahe, magti-trip, no? Pag mag-trip ang overload, mamamatay yung contactor natin. So mamamatay din yung aircon natin, no? Kung saan nakakabit doon sa outlet natin yung aircon. Tapos kailangan din natin ng relay. Ang relay na ating gagamitin, 8 pins na relay na ating gagamitin, no, to 20 volts. Lahat ito sila guys ay to 20 volts. Ang timer na ating gagamitin dapat dalawa, no, on delay timer dalawa na mayroon isang setting na seconds, minutes at saka hours para magawa natin yung automatic timer sa ating aircon. Ang setup kasi nito guys, halimbawa, kung natutulog ka na, i-on mo ng 6 hours. After 6 hours, automatic yun, mamamatay, no? Pagkatapos naman ng 6 hours, aandar naman siya, no? Pwede rin natin i-reset ang ating device ng every 1 hour, mamamatay siya, no? Every 1 hour, mamamatay siya. After 1 hour naman, gagana na naman ulit siya. Halimbawa, gusto mo, every 1 hour lang mamamatay siya, tapos 30 minutes naman, aandar naman siya ulit. Depende na yan sa setting ng timer mo, kung anong gusto mo. Halimbawa, kung gusto mo, 2 hours, tapos mamamatay siya, ay 30 minutes lang. Pagkatapos ng 30 minutes, aandar naman ulit siya, no? Para hindi masyadong malamig ang kwarto mo. Yun ang gusto kong ibabahagi sa inyo, ituturo sa inyo. At least, malalaman din ng mga baguhan. Gamit na gamit ito guys, kung ang aircon na nabili natin, walang timer. So, do it yourself na lang na gagawan mo ng timer. Ayon sa gusto mong oras na tatakbo siya tapos mamamatay, ikaw na mag-resetting doon sa timer natin. Ikaw na mag-reset doon. Pwede din to sa ilaw. Kung gusto mo sa ilaw, every depende kung ilang minuto bago mamatay ang ilaw, tapos kung anong minuto naman babalik, depende na yan sa inyo, no? Sa katunayan, mayroon na rin akong diagram nito. Kaso siguro, baka natabunan na, hindi na nakita ng iba. So ngayon, gusto ko lang i-demonstrate ulit, no? Para makita din ng mga baguhan. So ngayon guys, proceed na tayo na ating pag-aralan ng diagram. Bago tayo mag-proceed guys na ating pag-aralan ng diagram, alamin muna natin yung device natin, no, na ating ginamit. Itong MC guys, ito na yung magnetic contactor, no, ito na siya. Ito naman yung overload natin. Overload normally closed 95-96. Ito yung overload natin. Ito yung contact niya ng 95-96. Ito naman yung timer 1 natin. Ito na yung timer 1. Ang ginamit natin na timer guys, gaya ng sinabi ko, on delay timer, no? Ito naman yung relay natin. 8 pins, ito siya. Tapos ang timer 2 natin, ito na siya. On delay pa rin yung timer na ating ginamit na itong dalawa on delay timer ito. Tapos ito naman yung single switch natin, no? Ito na yung single switch.
ito yung contact ng relay. Dito natin makikita, mayroong 12 at saka 4. Contact ng timer, 8 at saka 6 normally. Open, ito naman normally close. Normally open naman ng relay, no? 11 at saka 7. Ngayon, ito naman sa power supply, kung saan ikakabit natin ang plug ng AC natin dito. Ito yung contact niya, no? Ng contactor. Kung makikita nyo dito, ito na rin siya sa baba, no? Lusot sa ngayon sa overload natin. So, may overload pa pala yun dito. Nakalimutan ko lang ilagay. Ilagay natin, guys. Ito yung symbols ng overload natin, guys. Ito na siya. Tapos, ang overload natin sa baba, nakakabit ang outlet natin. Sa automatic to, no? Pag mag-automatic, pag isasaksak mo yung aircon mo dito, mag-automatic siya, no? Depende sa setting ng timer mo. Kung ilang oras siya mag-on, at saka ilang oras din siya mamamatay. Tapos ito naman, yung sa outlet natin sa manual. Ito kasi yung automatic, no? Pag manual naman, guys, pag ilagay natin yun, isasaksak natin yung aircon natin dito, tuloy-tuloy ang takbo niya, no? Hindi siya mag-off at saka mag-on. Tuloy-tuloy ang takbo niya kasi naka-direct dito sa power supply natin. Hindi katulad dito sa automatic, naka-kabit siya sa overload natin sa contactor. Itong diagram na ito, guys, ginamit ko sa pagwa-wiring dito, guys. Itong diagram na ito, ito yung sinundan ko na i-wiring dito sa ating device, no? Ngayon, dito naman, ganun din, no? Itong dalawang outlet, winiringan ko na rin. Ang gagawin natin ngayon, pag-aralan natin yung function, kung tama ba. Paglagyan natin to ng power supply ng line 1 at saka line 2, pag i-press natin tong single switch, kung i-press natin to pag ganyan, magko-close ang contact nito, no? Magko-close ito. Pag-close ng contact, ang kuryente ngayon dadaloy dito, no? Gagana ngayon ang magnetic contactor natin at saka yung timer 1 natin, no? Ngayon, ang timer 1 natin, depende yan sa setting mo. Kung ilang seconds, minutes, o di kaya hour. Ito yung timer 1 natin, eh. Ngayon, pag isetting mo yan ng halimbawa 1 minute o di kaya 1 hour, after 1 hour, guys, i-close to ng timer 1. I-close to ng timer 1, no? Pag-close ng timer 1, automatic ngayon, gagana yung relay natin, no? Pagana ng relay natin, guys, i-close to ng relay, no? Ito kasi yung normally open ng relay. Ngayon, i-normally close niya. Ito naman, i-normally open to ng relay kasi ito yung normally close niya, no? Ngayon, guys, mamamatay tong magnetic contactor natin at saka timer 1. Pagpatay ng timer 1, i-open to ng timer 1, no? Ito kasi yung normally open ng timer 1. So, ngayon, ang kuryente ngayon dadaloy dito. Gumana ngayon ang relay at saka timer 2. Ngayon, ang timer 2 natin, kung isetting natin ng depende sa'yo, halimbawa kung gusto mo ng 1 hour o 30 minutes lang, after 30 minutes, guys, i-open to ng timer 2 natin. Ito kasi yung timer 2 natin. Kalimutan ko lang, no? Ito yung timer 2 natin. I-open to ng timer 2. Pag open ng timer 2, i-open yung ganun, automatic yun, mamamatay ang relay natin, no? Pagpatay ng relay natin, guys, i-open to ng relay natin. I-open to ang contact na ito. Tapos, i-close naman to ng relay kasi ito yung normally close ng relay. Ngayon, guys, mamamatay ang relay natin at saka timer 2. Pagpatay nito, guys, automatic to magko-close ka agad. Ganun ang function niya, guys, paulit-ulit lang, no? Kung gagana naman ang magnetic contactor natin, magko-close ito, guys, no? Magko-close. Ang contact nito, gagana ang outlet natin, no? Ngayon, ang outlet gagana, no? Dahil ang kuryente ngayon dadaloy dito. Ganun din dito sa kabila, no?
Itong outlet 2 natin, guys, still to gumagana. Itong outlet 2 natin. Kasi nakakabit siya, nakaparallel lang siya, no? Ngayon, pag mamamatay yung magnetic contactor natin, mag-o-open ito. Mag-o-open ang contact. Mamamatay ngayon ang outlet natin. Outlet 1 natin. Wala siyang power supply sa outlet 1 natin. Ngayon, pag i-off natin to, mag-o-open contact ito, no? Pag-open contact niyan, so, mamamatay yung magnetic contactor natin. Lahat sila mamamatay. Ngayon, pwede nyo nang kunin ang diagram natin. Ngayon, i-actual natin, guys, no? I-actual natin to. I-actual natin ngayon. Paganahin natin tong device natin kung tama ba. Tapos, lagyan natin ng ilaw. Ang timer, guys, dahil demonstration lang naman ito, sinet ko lang sa seconds, no? Ito siya ay 5 seconds. Ito naman ay 5 seconds, no? Una, gagana ang magnetic contactor natin. After 5 seconds, mamamatay. Tapos ngayon, 5 seconds naman, gagana naman ulit. Try natin. Ayan. After 5 seconds, namamatay, no? Magka-counting tayo ng 5 seconds, gagana naman ulit. Ganun lang siya, no? Ayan. Ayan. Ngayon, i-try natin, ilagay natin sa dito 10 seconds, no? Ilagay natin sa 10 seconds. Bali, 10 seconds, gagana ang aircon. Tapos, 3 minutes naman, mamamatay. Ilagay natin 3 minutes naman, mamamatay. After 3 minutes, after 10 seconds na gagana, mamamatay siya. Tapos, 3 minutes siyang namatay, gagana naman ulit. I-try natin, no? 10 seconds, gagana siya. Tapos pagkapatay niya ng 10 seconds, after 10 seconds, mamamatay ang contactor. 3 seconds naman, gagana naman ulit. Try natin, no? Ayan, gumana siya. Pagkatapos ng 10 seconds, gagana naman ang, mamamatay ang contactor natin. Ayan, tapos 3 minutes lang, gagana ulit. Ayan. Depende kasi yan sa setting ng timer natin, no? Ayan. Depende yan sa setting natin. Ayan. 10 seconds yung gagana. Kung ilagay mo naman sa minutes, guys, pwede rin. Kung sa hours, pwede rin. Ayan. Ngayon, itry kaya natin, ilagay natin sa 10 seconds, no? 10 seconds. Ibig sabihin, gagana ang contactor ng 10 seconds. After 10 seconds, mamamatay. Tapos 10 seconds naman sa mag-aantay bago gagana na naman ulit ang contactor natin. Itong outlet natin, guys, kung saan nakakabit tong plug ng AC natin dito, no, sa aircon. Ngayon, assuming na ito yung aircon natin, plug sa aircon. Ilaw lang muna ang nilagay ko. Assuming na ito yung plug sa aircon. Try natin 10 seconds. Medyo matagal-tagal. Ayan, namatay siya. 10 seconds ka naman mag-aantay bago na manggagana ulit. Ayan, gumana na naman sa after 10 seconds. Ang kagandahan nito, guys, baka pag-relax ang timer natin dito. Hindi talaga babad ang timer. Kasi pagpatay ng paggagana, pagpatay, mamamatay din ang timer natin. Kung makikita natin, no, wala siyang light indication. Ibig sabihin, namatay yung timer natin. Makapag-relax ang timer. Hindi siya babad. Ayan, no. Mayroon siyang indication, no. Nagi-green light siya. Ibig sabihin, gumana siya. Ganon. 10 seconds yan bago siya aano, a-under ulit.
Yun. Mamamatay. Ngayon, itry naman natin, ano lang, 6 seconds lang ang gana ng aircon natin. Tapos, 10 seconds naman mamamatay. Itry natin. Ayan. After 6 seconds, mamamatay ang aircon natin, no? Tapos ngayon, mag-aantay tayo ng 10 seconds bago gagana ulit ang contactor natin. Ayan, gumana naman ulit. Ayan, namamatay na naman. Ayan. Ito guys, no? Gaya ng sinasabi ko, depende na yan sa setting ng timer mo, no? Kung anong gusto mo ang time, seconds, or minutes na gusto mong mangyari sa aircon mo, sa plug ng aircon natin. Yun siya guys. Yun ang masusunod kasi pwede mo naman tong i-adjust ang time natin, no? Ang timer natin. Ngayon guys, i-off muna natin. Ito namang sa ano natin, sa kabilang outlet naman, kung dito natin i-plug yung sa aircon natin, tuloy-tuloy siyang gagana, no? Tuloy-tuloy na siyang gagana. Maliban na lang kung i-off natin ang circuit breaker. Pag i-off natin ang circuit breaker, mamamatay din yung aircon natin, no? Pag i-off natin, tuloy-tuloy siyang gagana. Ito kasi ay manual outlet. Tapos ito naman yung sa automatic. Sana guys, nakapagbigay ito ng konting kaalaman sa mga baguhan. Sa mga baguhan pa lang sa aking channel, maaari po kayong mag-subscribe para updated kayo sa mga susunod kong mga video. Maraming salamat sa inyo guys. Hanggang sa muli.